Ayan, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back sa aking channel. Today mga kapitbahay, mayroon tayong isang katanungan galing dun sa ating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin, paano nga ba daw mag-set up ng WAN static IP dito sa ating PFsense firewall? Yung pang-office dapat, ha? Ayun, tinatanong po niya. Kasi ang napanood niyang video dito sa ating YouTube channel is how to set up your ISP provider sa bahay na i-connect mo sa iyong PFsense firewall box. Okay, so paano mag-configure ng ganun? So ayan, napanood niya yun. Kasi ang configuration ko po doon sa WAN ko is naka-DHCP lang, kaya hindi niya masyadong naintindihan. Ayun, ito pala, bago lang siya sa network, kaya hindi siya masyadong familiar. Kaya ang tanong po niya sa akin, gusto lang niya matuto. Kaya i-share po natin yung knowledge natin, kasi mahilig naman tayo mag-share ng knowledge. Saka yan naman ang purpose ng ating YouTube channel. Okay, so maraming salamat po pala dyan sa mga sumusuporta sa akin nga YouTube channel, ano? Kung wala kayo, hindi ito makakarating yung aking YouTube channel ito. Kaya God bless us all po, and then thank you so much. Ayan, kung hanggat makakaya natin na gumawa ng video dun sa mga requests, at saka mayroon tayong mga equipment na pwedeng gawin para makapaggawa ng video, gagawin po natin yan. Ayan, masipag tayo sa ganun. Ayan, kaya maraming salamat sa suporta. Kaya ayun, let's go, stay tuned, click that subscribe, at saka pag-uusapan natin to kung paano nga ba mag-basic setup static dito sa ating PFsense firewall doon sa one port connection. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay, eto, unang-una mga kapitbahay, syempre dun muna tayo sa basic, ano? Unang-una, kapag nagpakabit ka ng internet sa office, dapat automatic business line. O yan, kasi meron tayong tinatawag na lease line, business line, tsaka residential line. Okay, so pag nasa office, syempre business line. Ayan, ang unang-una gawin mo is syempre magre-request ka dun sa ISP provider mo ng static IP. Okay, so ang gagawin nila sa iyo niyan, kapag nag-request ka ng static IP, kapag in-install nila sa office mo, ibibigay nila sa iyo yung static IP mo. Okay, so paano nga ba yun? So, example, notepad, ayan. Ayan, for example, ito, yung PFsense natin nito sa bahay is naka-DHCP to, kung inyo mapapansin. Ayan, naka-DHCP siya. So, ang nakukuha nitong IP is, ano bang nakukuha na IP nito? Ang nakukuha niyang IP is, saan ko ba makikita yun? Ayan, ito yung gateway. Yan yung gateway. Yan yung pinaka IP address ng aking router. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung pinaka router, ISP router ko. Ayan, ito yun. So, ito yung 1.1 na yun. Ang gagawin natin is, dito tayo kukuha ng example IP, kasi wala naman tayo public IP, kasi home network lang naman to. Tapos, ilalagay natin siya dito sa ating PFsense firewall, dito sa WAN connection niya. Ayan, dyan natin siya i-configure. Pero ang gagawin natin is temporary lang yun, kasi wala naman tayong public IP, assuming lang. Okay, so na magkoconnect tayo dito, ganun pa rin. Kunyari, ito yung media converter mo. Usually kasi pag business, media converter or modem, ayan, ganyan, automatic yung LAN port niyan, dito lang din naman sa WAN port ng PFsense. Basic, ganun lang din. Okay, so balik tayo sa PC natin. So, for example, ito. For example, ang binigay sa iyo ng ISP provider mo is, kasi ang IP ng aking default modem is 1.1. So, dapat, example, ito yung ating IP. Ayan. 192.168.1.10. Ayan. Yan yung magiging public IP ng PFsense natin na to. Ayan. O paano nga ba yun? Ayan. So, kunyari, ibibigay niya. So, ang subnet nito is /24 lang. Ayan. 255.255.255.0. Tapos, ang gateway nito is ito, yung 1.1. 192.168.1.1. Ayan. For example, /24. Ayan. So, minsan kasi, ang binibigay ng mga ISP provider natin is minsan /28/30, depende kung ilang public IP ang hihingin mo sa kanila. Usually ang binibigay nila is /28/30, dalawa or tatlo lang. Ayan.
na public IP. So, for example, ito ang binigay ng ISP provider mo. Okay? So, ang gagawin mo lang is, pag binigay nila yan, siyempre, punta ka lang dito sa iyong PFsense firewall, dito sa WAN connection. So, naka-DHCP siya ngayon. Ang gagawin mo lang, static mo lang. Sobrang basic po na napakadaling isundan. So, ayan. So, punta ka lang dyan, static, IPv4, tapos pupunta ka lang dito sa baba. Ayan. Ayan. For example, ito yung public IP na binigay niya. Ayan. Ang gagawin mo, copy mo lang, paste, tapos, siyempre, ang subnet nun is /24, diba? Ayan. /24. Ang gagawin mo is, papalitan mo lang, /24. Ayan, tapos, automatic, eto, ayan, upstream gateway. Eto, kung mapapansin nyo, sa LAN, walang ganito, dapat default lang, diba? Pag dito sa WAN connection, kailangan meron ganito, kasi kung wala kang gateway, hindi makakatagos, wala kang internet. So, ang gagawin mo lang, add new gateway ka lang, ayan. Ayan, ayan, add new ka lang. So, lagay mo lang dyan, kunyari, lagay mo dyan, converge, gateway, kung tatlo internet mo or dalawa, lagay mo dyan PLDT gateway. Ayan, type mo lang dyan. So sa akin ISP1 gateway lang lalagay natin, tapos ilalagay mo 192.168.1.1, tapos description, igaya mo lang din. Ayan, tapos add mo lang. Pag inadd mo yan, automatic lalabas na siya dito. Ayan, may option niya. Kunyari, tatlo yung ISP mo, ayan, maraming lalabas dyan kapag nag-add ka. So, ito sa akin, ganyan lang. Isa lang. So, assuming lang po yan, mga kapitbahay, na yan yung ating static IP. Once na ano yan, na ilagay mo na, save mo lang. Ayan, save na. Okay, so, ayan, automatic, save na yon. So, kapag pumunta ka rito, saan nyo ba yan? Ah, dito pala, wait lang. Add natin na. Interface. Saan na ba yun? Ayun, interface. Lagyan natin dito. Yan. Yan yung anti-interface. O, di ba may internet pa rin tayo? Yan, CMD. IP config. Okay? So, 106. Ayan. So, ayan. Kung inyo mapapansin, ito yung binigay ng ISP provider ko. Example, ayan. 1.10. Ayan, ito yun. Yan yung hihingin mo dun sa iyong ISP provider, para yan yung i-configure mo dito sa iyong one port connection. Ayan, kunyari, dalawa yung ISP provider mo, ganun lang din, punta ka lang din dun sa port na yon, and then i-configure mo lang din as static. Okay, so ayan, kung inyo mapapansin, ay hindi ko pala na-save, sorry. Save. Ayan. Yan yung ating, ayan, ito yung aking public IP. Kapag nag, kasi ganito yun eh, kapag naka-configure na yan yung public IP mo, kapag nag-Google ka, tapos nag-type ka ng IP chicken, ayan, IP chicken, ayan, makikita mo dyan is, ayan, sa akin kasi ito, syempre, naka-dynamic lang naman, naka-to residential, yan yung public IP ko. Pero, kunyari, ito yung public IP na kinreate mo, na binigay mismo na ISP provider mo, na kasi naka-static public IP ka, yan yung lalabas kapag IP chicken ka, or what is my IP. Ayan, yan yung lalabas. Ayan. Pero ito kasi, syempre, example lang, so hindi siya lumalabas. Ayun, ganun lang po mga kapitbahay, ganun lang ang pag-setup ng static WAN connection. Wala ka nang gagalawin, punta ka lang dito, sa interface, tapos sa WAN mo, tapos yan, palitan mo lang yan, static mo lang, tapos i-configure mo lang dito, wala ka na ibang gagalawin. So, eto, usually, dito sa reserve network, kung nyo mapapansin, naka-check, diba? Dapat talaga naka-check yan, kasi for security purposes, at saka huwag po kayong magkakamali, dapat sa LAN connection naman, dapat naka-uncheck po yan, kasi magkakaproblema kayo, mayroong mga mabubla kapag chinek nyo yan, kaya dapat naka-check lang po yan doon sa one port mo. Okay? So, ganun lang po kasimple ang pag-static ng iyong one connection sa iyong PFsense firewall. Okay? So, i-review natin. Ang gagawin mo is, kapag nagpakabit ka ng business line connection doon sa office mo, dapat isasabihin mo sa kanila na may, pero alam ko automatic yun, mayroong static IP
public IP na binibigay kapag business line. Okay, so kapag binigay na nila yon, hihingin mo yon syempre. Sir, ano ba yung info or yung mga IP address na i-configure ko sa aking firewall? Bibigay nila yon. So kapag binigay nila yon, ganito lang din yung mukha nun. Ganyan lang. So ang gagawin mo lang, syempre, punta ka lang sa WAN interface mo. So select mo lang static, tapos IPv4, ayan, lagay mo lang dyan. Lagay mo lang to, yung public IP mo. Tapos yung subnet mo, importante yung subnet. Kasi kung mali yung subnet mo, hindi gagana. Okay, pero madali lang naman. I-paste mo lang sa Google kung ano yung subnet ng IP na yun na binigay nila. Makikita mo agad yun. Tapos, ayan, tapos, add gateway ka lang. Once na nag-add gateway ka, ito yung gateway, yan. Add gateway, tapos pag nag-add gateway ka na, save mo lang. Automatic, magkakaroon ka na ng internet. Okay? So, sana nalinawan yung isa nating subscriber sa katanungan niya kung paano nga ba mag-static IP dito sa one port connection mo using public IP static na binigay ng ISP provider mo. So, ganun lang po mga kapitbahay. Ayan, sana nakatulong ako or sana nakapagbigay ako ng information. So, quick tutorial lang to mga kapitbahay. Ayan mga kapitbahay, ganun lang kadali. Okay? Kung mayroon po kayong katanungan or mayroon pa kayong ipapaturo or katanungan, comment down below lang po para magawa natin ng video dito sa ating PFsense Firewall. Okay? So, maraming salamat po. Yan lang yung ating basic configuration ng ating one port connection dito sa ating PFsense Firewall. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace!